Dahil nga po sa muling pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa Washington Wizards ay nagdedelikado na naman nga po ang kanilang pwesto sa Western Conference. Kaya naman dito nga sa ating pangalawang video ay ipapaalam ko nga sa inyo ang mga paraan upang makapasok pa ang Golden State Warriors sa NBA Playoffs. Well, sasamahan na rin natin yan nang inilabas na balita na walang tiwala si Damian Lillard sa kanyang team na Portland Trail Blazers at ang balitang namumroblema ngayon ang Los Angeles Lakers kay Dennis Schroeder. Bakit kaya? Kaya tara, sabay-sabay nating umpisan to. Bago nga natin ito simulan mga idol, syempre mag-umpisa ay shout out muna sa lahat ng solid na laging nanonood dyan, sa lahat ng solid J-Zone TV na mga taga Valenzuela, sa lahat ng mga taga Ilocos Norte at sa lahat ng mga taga Iloilo. Maraming maraming salamat sa lahat ng laging nanonood dyan. Bisitahin, i-follow at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Well, tara, halina't ipagpatuloy na natin to. Isang game na lamang nga po mga idol ang kalamangan ng Golden State Warriors sa 11th pwesto ngayon na New Orleans Pelicans sa Western Conference. Siyempre, nangyari na naman nga ito dahil sa pagkatalo muli ng Golden State Warriors ng 8 beses sa kanilang huling 10 game. Yes mga idol, 2 beses lamang nga po sila ditong nakatikim ng panalo, pero hindi naman nga po ibig sabihin ito na tuluyan na silang titilapon papalabas ng playoff picture, dahil ayon nga po sa nakakuha kong balita ay meron pa naman nga pong susi o paraan upang makapasok sila sa NBA playoffs. Syempre, ang main goal nga po ng kanilang team ngayon ay mapanatili ang kanilang pwesto sa standings para sa pagkakataon na manalo sa gaganaping play-in tournament. Kaya upang maisakatuparan ito ay kinakailangan nga daw pong mag-step up ang kanilang mga batang player na sina James Wiseman, Jordan Poole, Eric Pascal at si Nico Mannion. Alam naman nga natin na nag-a-adjust pa rin sila sa level ng laro sa NBA, pero hindi na nga ito ang tamang panahon para sila ay mag-relax. Sumunod naman dito mga idol ay dapat na nga daw po nilang palakihin pa ang produksyon ni Stephen Curry sa pagbibigay sa kanya ng mas mahabang oras na hawak ang bola. Napapansin na nga ng ating mga eksperto na mas epektibo nga daw si Curry kung dadagdagan ang kanya mga isolation plays sa kanilang mga laro. Kasunod rin nga niyan ay syempre kinakailangan na nga daw pong maging consistent si na Andrew Wiggins at Kelly Oubre Jr., dahil hindi na nga po kakayanin pa ni Stephen Curry na buhati ng mag-isa ang Golden State Warriors. Samantala, sa sumunod na storya naman tayo, sa kabila nga po ng magandang record ng Portland Trail Blazers ngayon sa pagkuha nila sa 6th na pwesto sa West, ay hindi pa rin nga po kumbinsido dito ang kanilang superstar na si Damian Lillard sa kanilang kakayahan at tsansa na manalo ng kampiyonato. Habang mas lalo nga pong lumalapit ang postseason, ay mas lalo na rin nga pong kinakailangan ng Portland Trail Blazers na mag-step up kung gusto man nilang makipagsabayan sa ibang mga mabibigat na contenders katulad ng Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Utah Jazz, Phoenix Suns at Denver Nuggets. Ayon nga po sa inilahad ni Damian Lillard, masyado na nga daw pong lumalamya ang kanilang performance sa tuwing nakakaharap ng kanilang team ngayong regular season ng ilan sa mga malalaking contenders. Diyan pala nga po ay bagsak na sila. Paano pa kaya sa playoffs kung saan seryoso na ang lahat ng makupunan? Well, dumiretso naman tayo sa ating pangatlong storya sa pag-uusapan sa ibinigay na problema ni Dennis Schroeder sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po napatumba ang Lakers sa kanilang nakaraang game kontra sa Miami, ay sinubukan pa rin nga po nilang manalo dito hanggang sa huli, at medyo gumaganda na rin naman nga po ang kanilang depensa at ang kanilang performance sa 3-point line. Kaso kinain pa rin nga sila ng kanilang problema sa pagtatala nila ng 22 turnovers sa kanilang game, at ang mismong rason nga daw po nito ay ang kanilang point guard na si Dennis Schroeder na kapagtala ng game high na 7 turnovers. Yes mga idol, ganun nga po karami
sayang na sayang nitong pagkakataon para sa Lakers. Ngunit aminado naman nga po siya na masyadong mahigpit ang depensa sa kanya kaya madalas siyang nakagagawa ng mga malang desisyon sa loob ng court. Pinangako na rin nga po nito na hindi na ayun mauulit pa sa kanilang mga susunod na laro. Pero kung susuriin naman nga natin ang mabuti ang kanilang mga nagawang pagkakamali, medyo kumunti naman nga daw po ito ngayong wala ang kanilang dalawang superstar. Subalit kailangan pa rin naman nga po niyang ingatan ng maigi ang bola, lalo pat siya lamang ang nag-iisang playmaker ngayon ng Los Angeles Lakers. So that's it mga idol. Once again, this is J-Zone TV.